Magandang araw sa inyong lahat. Buti pang alam ko at kahit pa paano may nagpapaalala lagi sa amin sa oras ng aming trabaho. Duty na naman. Ang bilis lang ng oras. Kahit kasarapan ng tulog o kulang sa tulog, kailangan bumangon at magtrabaho para sa pamilya. Sabi nga nila, matatapos lang ang responsibilidad pagtapos na ang aming kontrata. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Start na ng duty ngayon. So, ang gagawin natin ngayon, handover, take in over the watch. So, bago yan, ikot muna tayo ng engine room for inspection. Tara, let's go guys! Guys, before accept natin yung duties and responsibility, ang pinaka-importante, kailangan muna natin umikot sa engine room. Check natin yung mga machineries lahat. Check natin yung fuel tank level niya. Kung nasa normal, check din natin yung kung may mga leaking. Tapos check natin yung fuel purifier. Okay lang yung pressure, walang leaking siya, walang problema, normal vibration. O drain din natin yung fuel tanks. Pinaka-importante yan, accumulate no water sa loob ng tanki. Kailangan ma-drain out yan para hindi masuction ang main engine. Check din natin yung repair machine kung normal lang yung operation niya, walang mga leaking. Yung mga running electric motor, baka may mga abnormal temperature, abnormal noise, vibration, o ano pa man, mga leaking. Tapos yung mga pressure gauge, kailangan din natin i-double check kung okay lang yung pressure. Sa purifier, pinaka-importante yung pressure, temperature, kung may mga leaking, check din natin. Tapos yung sewage tank natin, check natin baka may mga overflow. Check natin yung central cooler before and after temperature, kung normal lang. Ito yung main generator natin, nag-supply ng electricity sa barko. So check natin yung oil level ng langis, kung normal lang siya. Mga leaking, mga abnormal noise, kailangan check din natin. Tapos yung mga temperature, pressure, kasama yan. Ito guys, yung mga central cooling natin. Pump, check natin yung mga pressure and temperature. Wastewater generator, running condition, check natin kung okay lang yung production niya. Yung mga level, i-drain din natin yung air tank natin, yung nag-accumulate na tubig sa loob ng tanki. Kasi pag pumasok yan sa mga pneumatic control air natin, magkakaroon siya ng problema. Natin yung main air compressor, oil level, mga parameters niya kung okay lang. Yung mga hydropower tank natin, check natin kung normal yung water level. Yung mga running pumps natin, booster pump, supply pump, may main engine, check natin. May mga leaking, abnormal pressure, abnormal vibration. Pinaka-importante yan. Ito nga pala yung OWS. Walang operation dahil normal lang yung tubig natin sa bilis tank. Ito yung main boiler natin, yung nagsusupply ng heating, manual cleaning sa filter. Main cooling sa water pump. Check natin yung discharge pressure, suction. Kasi pinaka-importante ito guys, dahil cooling to sa lahat ng machineries.
lahat ng mga machinery on board kailangan check natin, pressure, temperatures, main engine, pumps, pinaka-importante yan. Tapos yung mga oil level, importante natin i-double check. Importante rin i-check yung mga bills natin, baka may mga tagas para maiwasan natin yung engine room flooding. Check natin yung intermediate shaft, yung oil flow niya, yung oil level, kung normal lang siya. Pinaka-importante rin to sa main engine. Check natin yung mga parameters, reduction gear, yung mga pumps, lahat ng mga running machineries, yung main engine, exhaust temperature, traffic temperature. Check natin kung may mga abnormal pagtaas ng temperatura, fuel pressure, bubble pressure. Sa mga watchkeeper natin dyan, future engineers, importante i-check natin lahat ng mga machineries, mga parameters, para maiwasan natin yung mga troubles na ma-encounter natin at ma-prevent natin yung mga damage ng mga machinery. So punta naman tayo ngayon sa may incinerator at saka boiler. So far okay lang naman siya, walang problema. So sa ano naman tayo, sa expansion tank, yung water level normal din siya. Punta naman tayo sa steering gear room, check natin baka may mga leaking, check natin yung oil level ng hydraulic natin. Kailangan guys, i-copy natin lahat yan para malaman natin kung walang mga problema. Yan ang pinaka-importante sa watchkeeper, sa mga future engineers natin. Ito yung engine control room. Then dito lahat yung control sa lahat ng machineries sa engine room. So check natin lahat ng mga naka-service, naka-standby, yung running generator natin, at kung naka-standby yung isang generator. So lahat yan, yung engine room logbook, check natin kung normal yung mga parameters na nirecord nila, at saka yung maintenance kung may ginawa sila. Sa monitor guys, makikita natin lahat ng mga machineries, generator, main engine, boiler, purifier, pumps, o lahat man ng machinery sa engine room. Yung mga parameters, pressure, temperature, lahat yan guys makikita natin. Kung may mga problema sa duty, mapipreview natin yung mga alarms history. Thanks for watching guys. I hope makatulong sa inyo ang video na ito para sa future engineers natin at mga watchkeeper. Bye bye!